guys. Dito tayo ngayon sa bahay. Hello guys, so dito tayo ngayon sa bahay ni late President Ferdinand Marcos. So, pasokin natin kung ano yung nasa room niya. So, pagbungad mo dito sa room, makikita mo itong sasakyan niya. So, yung service niya nung pagpasok mo. So, gaya ng pandemic pa ngayon. So, sasanitize muna tayo. So, gaya ng mga typical na bahay dati. So, pagpasok mo, bungat agad sa iyo ang ano ang agdan papunta sa taas. So ay dito ay naman sa left side na yung mga picture niya nung kabataan niya. Kamukha ko sa presidente nung kabataan ay, ko. Ay! So malawak nitong area sa baba kung saan na talaga yung mga picture niya tsaka yung kanyang mga espada. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So aakyat tayo. Ito yung malaking hagdan. Oh, may shilling yun. So aakyat tayo dun. Uy, i-drag yun natin. Uy, ito yung bubungad sa atin. Ito yung magandang babae yung bubungad sa atin dito. So sa museum na to malalaman natin kung ano ang buhay ng ating late president na Ferdinand E. Marcos. Bahay Ferdinand. Dito natin malalaman kung ano yung naranasan niya dati bago siya mag-president at yung mga achievement niya. So hanggang sa mag-asawa sila ng First Lady Imelda Marcos. So ating simulan. So ito dati yung bahay nila. Ginawang museum na ng mga luma niyang gamit. Parte ng kanyang buhay. Dito na rin nakalagak lahat ng mga libro. So mas maganda to kasi may merong tour guide. So nasa Batac pala ito, Batac, Ilocos Norte ang kanyang bahay. So simulan na natin. Kasi ang Batac City po, famous po yung empanada, the longanisa, and also yung bangmeon. Ayan. So, ang Batac City po, meaning po yan, to pull me up. Batakenak, meaning to pull me up po yan. One of the component cities of Ilocos Norte po, Batac City. Yan, so makikita po natin yung Marcos family tree portrait. So, bali apat po sila magkakapatid sila, President Ferdinand Marcos. Ito po yung nanay po niya, si Don Josef Edralin, Don Mariano Marcos, Ferdinand Marcos Pacifico, Elizabeth, and yung last po, hindi pa siya ipinanganak po dyan, siya po si Fortuno Marcos Barba. Siya po yung nanay po ng congressman po namin ng 2nd District of Ilocos Norte. Okay, nag-graduate po siya sa Maysarat Elementary School. Ayan, yung Sarat Elementary School, naging birthplace po niya, located in the eastern part of Ilocos Norte naman po. Yan, so makikita po natin yung old chairs na to. Meron po first at saka second at saka third row. Mostly kasi daw si President Marcos nasa last row daw po. Kaya nasa ano po. Kaya kung mapapansin po ninyo yung elementary high school, elementary picture po niya nasa last row pa rin. Nandyan po yung naka-highlight siya po si President Ferdinand Marcos. May example mo na. Next po, during high school years naman po, member po siya ng ROTC that year po, and naging happy po niya yung pagsakay po ng kabayo. So, sama
pag equestrian paraphernalia po used by Ferdinand Marcos naman po yan. And in 1933, nag-graduate po siya sa May UP in Padre Faura in Manila. So ito po si President Ferdinand Marcos nung araw po. 1933. Mm. Ayan. So next gallery, makikita natin yung nalunggasan case. So meron pong variety po dito. Bakit meron pong nalunggasan case? Kasi at age of 37 years old, President Marcos po, kasi napag-suspekan po siya po yung pumatay kay Julio Nalundasan po. Si Julio Nalundasan naging mayor nung araw. Siya po yung political rivalry po ng kanyang father si Mariano Marcos po nung araw. Kasi yung ancestral house po ng mga Marcoses nasa kantabi lamang po ng museum na to. Kung bahay naman ni Julio Nalundasan sa kabilang side lamang po ng Kiawit River. Kung napansin po ninyo, meron pong river po dito. So napag-suspekan po siya na siya po yung pumatay. That's why they call it the Nalundasan case naman po. Ayan, may kita din natin yung tables and chairs po dito na replica. Tinulong po siya sa May Lawakol of Justice. Ito po yung parang Bartolina po niya. Dito siya nakulong nung araw. And then habang nakakulong, kasalo po yung po nagre-review po ng kanyang bar exam nung araw. And that time naman po, lumabas po yung resulta po, naging top-notcher po ng kanyang bar exam. Kaya laman po siya ng newspaper nung araw. So habang nakakulong po, yung nalundasan case po niya, pinaglaban po niya yung kanyang sarili, wala siyang attorney, and then na-acquit agad po yung kaso po niya kasi lumabas din yung bar exam top notcher po siya. Yan, so proceed lang po tayo dito. Ito po yung laman po ng newspaper, naging bar exam top notcher si President Marcos. So, siya yung pinakamataas na nakuha, pero hindi naniwala ang Supreme Court sa nakuha po niya, kaya pinag-oral exam po siya. Then, kahit pinag-oral exam po niya, again, nakuha pa rin po niya yung overall average na 92.35 pa rin. Kung nag-attorney ako, parehas kami ng grade. Ayan, so meron po dito, makikitanan natin si Gregorio Aglipay. Bakit nandito si Gregorio Aglipay? Kasi nga po, siya po yung naghikayat kay President Ferdinand Marcos sa mga anting-anting nung araw. So some of the anting-antings po andyan po. Ginamit po niya. So si Gregorio Aglipay is the founder of the Aglipayan Church or the Iglesia Pilipina Independiente po. And then we have here yung picture naman po yung Poway Church. Galing na po kayo ng Poway Church? Opo. Ayan, so every night niya meron pong Northern Lights na tinatawag po nila parang Aurora Borealis. So Ayan, so ang Poway Church is one of the best example of the Baroque churches in the Philippines. And ito po, during the Spanish era po, kung mapapansin po ninyo yung mga simbahan na pinuntahan po ninyo. Ano na pong simbahan yung pinuntahan po ninyo? Yan pala, ayan, kung papansinin po ninyo, pag going to Lawag po kayo, makikita po ninyo yung sinking bell tower namin sa Lawag. Lahat po ng mga simbahan po namin nakaseparate po yung bell tower at saka yung church. Kasi ang purpose po niyan during the Spanish era, kung sakaling magkaka-earthquake, hindi po maapektuhan yung simbahan. So yun po yung purpose po niyan. Ito naman pong picture na to during his ROTC years. And yung river naman po, that is the Lawag Pad sa neighboring Lawag naman po. Yeah, so some of the Japanese newspapers naman during the World War II. Again, it was gathered in Bataan naman po. Another memorabilia that was gathered from Bataan. Some of the collection na po ito naman ni President Marcos. And ito po yung matumutuluan ng po ni Tramuros in Manila. Ayan, ito po. And some of the Medal for Valor naman po during his Philippine Army years naman po in 1942 ni President Marcos. Pag mag-army ako, makakuha din ako. Kasali po siya sa May Leyte Landing in 1945. Ito po si President Ferdinand Marcos. Ayun pinag-uusapan natin, 'di ba? Ayun. So, and General Douglas MacArthur po. So, another gallery po dito po sa mismong Congress years po niya. Makita natin yung mga vintage car plates po niya during his Congress years. So, meron pong 8 at saka 2 na number kasi 8 represent as a congressman and 2 as a second district of Ilocos Norte naman po.
po yung mga different cartridge po niya during his Congress years. And makikita din natin yung 11D Romans naman po. Bakit 11D Romans? Kasi nga po, 11 days lamang po naniligawan ni President Marcos si Madam Imelda. Kasi nga po, sabi po ni President Ferdinand Marcos nung araw daw, I don't believe in a long courtship. Marry me and I will court you forever. Yun po yung sinabi po niya. Kaya 11 days, ayan po, nagkaroon na po sila ng... sinagot na siya. Sinagot na niya. Sana all. Ayan, so ito po another cartridge po yan. 8 at saka 2, from 1960 until 1959 po yan. Pero yung pinaka-favorite na number po niya is lucky number 7. Bakit lucky number 7? Kasi he got the vote of 777 vote during his Congress years naman po. And the other side naman po, ito naman po yung different cartridge po niya during his senator years. Lucky number 7 from 1960 to 1963. And after that, he gained Senate Majority Turning there from 1963 to 1965. Yung lucky number 3 naman po yan. Ito naman sa kay part na to, yung last stop po, ito yung original handwritten ni President Marcos that was wrote in Ilocano during the election campaign naman po. Nandito rin, in-insert po dito yung Marcos family po, si President, Madam Imelda, si Aileen, si Bongbong at saka si Irene naman po. Okay, so proceed na po tayo yung last gallery po natin. Okay, so again, yung compilation po ng 11D Romans po natin, The Beauty and the Solace po. So aside from naging Miss Manila, si Madam Imelda Marcos, being Miss Rose of Tacloban po siya. Bakit nandito po yung alfombra at saka yung butong pakwan kasi very memorable sa kanya. Kasi kapwento daw yung nanggap-ngapuan ni Madam Imelda nung litigawan po siya. At ito po yung suot po niya na alfombra. Ayan, so makikita po natin dyan yung replica po ng alfombra at saka butong pakwan. So you can go around and take a picture po kung gusto po niya yan. Okay, so thank you so much. Thank you. So ayan po, natunghayan po natin at nakilala si dating Presidenta Ferdinand Marcos sa kanyang mga achievement at sa kanyang buhay din. So sana nagustuhan nyo ang aking video. Please like and subscribe na lang din po sa hindi pa nakasubscribe po. Maraming salamat. God bless.